Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD. CD Argarin, mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sasaiyo. Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Millie Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Reclassified. Ito ang kauna-unahang proyekto ng isang sikat na fast food chain na layuning magbigay ng hindi na ginagamit na fast food chairs sa mga schools. Ang Marikina, ang pinakaunang lungsod na makakatanggap ng donasyong ito. Halina't umupo at tunghayan ang detalye sa report na ito. Repurposed or remodeled chairs lang naman ang handog ng McDonald's Philippines sa San Roque Elementary School sa Marikina City. Ito ay kaakibat ng proyekto nilang Reclassified, kung saan ang mga dating upuan ng fast food chain na ito ay nilagyan ng matibay na armchairs para mas maging useful sa mga estudyante. Pinangunahan ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro ang ceremonial turnover kasama ang mga representative ng McDo PH. Pahayag nito na malugod siyang nagpapasalamat sa proyektong ito dahil naniniwala siyang edukasyon ang pag-asa sa magandang kinabukasan ng mga kabataan. Ang mga upuan ay magagamit ng mga estudyante ng school, partikular sa classroom ng third floor ng building. Palalakasin pa ng United States ang kapasidad ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa karagatan. Yan ang pagtitiyak ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, matapos i-anunsyo ang milyong donasyon na natanggap ng bansa mula sa Amerika para sa edukasyon at training facility ng PCG. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Christian Manyo. Tutulong at palalakasin ng Estados Unidos ang kapabilidad at kakayanan ng Philippine Coast Guard. Ito'y sa pamamagitan ng donasyon ng US government para sa PCG na 250 milyon pesos na halaga ng bagong specialized education and technical building na itinayo sa Bulacan. Ayon kay US Ambassador to the Philippines, Mark K. Clarkson, hindi lamang ito basta pasilidad. Bagkos, patunayan niya ito ng long-term commitment at ng matibay na alyansa ng US at Pilipinas. Magagamitan niya ang pasilidad sa maintenance training ng PCG assets na malaki ang papel sa pagtiyak ng maritime safety, pagprotekta sa marine environment, pagtaguyod ng maritime laws, at pagtatanggol sa soberenya ng bansa, kabilang na ang West Philippine Sea. We have a long-term commitment to the Coast Guard, to the people of the Philippines, because we are truly your steadfast friends, we are partners in prosperity, and we are ironclad allies. And that's a mutual defense treaty that we have. So that goes both ways. When the Philippine Coast Guard is strong, our U.S.-Philippine alliance is strong. We are able to rescue any folks who have problems at sea. We're able to protect livelihoods, including combating illegal and unreported fishing. So it's truly a partnership. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang magtuturo sa mga trainees ay PCG personnel na sinanay ng U.S. Coast Guard experts. Sa pahayag ni PCG Deputy Commandant for Administration Vice Admiral Ronnie Gavan, malaki ang tulong nito para sa ahensya. Lalo't bukod sa kagamitan, inaasahang dadami pa ang kanilang 30,000 kasalukuyang tauhan sa 70,000 hanggang sa 105,000 sa mga susunod na taon. Yes, kailangan to ng Philippine Coast Guard kasi lumalaki yung ating fleet. At kailangan nating pagandahan, lalo na yung mga taong magman ng ating mga barko.
itong facility na to ang pinakaunang facility namin sa Philippine Coast Guard na magbibigay ng karampatang lecture, karampatang instructions kompleto. Yes, this facility will teach our people on navigation, on enforcement, on maintenance of ships. We now are 30,500 effective today. And we will expand to how many? We're looking at 70 and perhaps 105,000. Ang bagong pasilidad ay may laking 3,900 square meters at mayroon itong classroom, laboratories, equipment rooms, dining facilities, gali at iba pa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Filipinos, hashtag shaping space nga naman. Matapos ipakita ng mga PISA students ang kanilang talento at galing sa global stage ng 2023 International Geography Olympiad o IGEO sa Indonesia. Pinatunayan ng mga PISA students na kabataan ang pag-asa ng bayan matapos nilang iuwi ang dalawang bronze medals mula sa kompetisyon na ito. Ating alamin ang kanilang tagumpay sa report ni Angelica Cosme. Nasungkita mga estudyante ng Philippine Science High School ang dalawang bronze medals matapos ang pinamalas nilang husay at talento sa 2023 International Geography Olympiad o IGEO sa Bandung, Indonesia. Ang mga estudyante si Ambrose James Torion mula Caraga Region Campus at Andre Nicole Uy mula naman sa Central Visayas Campus ng Philippine Science High School ang nagpatunay sa talento ng mga Pilipino sa 19th Installment Prestigious Annual IGEO. 177 na geographers mula sa 46 na bansa ang dumalo at nagpakitang gilas ng kanilang kaalaman sa geography. Ang Bandung Institute of Technology o ITB at Taman Butan Raya Juanda in Bandung naman ang naging host para sa kompetisyon na ito. Mula August 8 hanggang 14, dumaan sa iba't ibang examinations ang mga geographer. Kasama dito ang written examination para sukatin ang kanilang kaalaman sa geography. Fieldwork test para naman ma-assess ang kanilang analytical prowess sa real-world settings. Pati na rin ang kanilang general grasp ng geographic concepts gamit ang multimedia test. Isinagawa ng Lipa City ang groundbreaking na expansion ng active transport infrastructure. Ayon sa Department of Transportation, malaking bagay ang isasagawang programa upang magkaroon ng maayos na kalusugan at mapangalagaan ang kalikasan sa lugar, kasama na rin ang long-term benefits na matatamasa ng mga residente. Narito ang report ni Renz Belda. Isang makasasayang proyekto ang sinimulan ng Department of Transportation o DOTR, katuwa ang Department of Public Works and Highways o DPWH at ilang lokal na pamahalaan sa sinagawang groundbreaking ceremony para sa expansion ng active transport infrastructure sa Region 4A o Calabarzon na ginanap sa Lipa City, Batangas kahapon. Pinangunahan ni Transport Secretary Jaime Bautista ang seremonya kung saan inilatag ang proyektong 76.70 kilometers sa Class 2 at 3 na bike lanes sa piling daan sa Lipa City at Batangas City sa lalawigan ng Batangas, kahindi sa Antipolo, Cainta at San Mateo sa Rizal. Binigyang diin ni Secretary Bautista ang malaking contribution nito sa kalusugan, kalikasan at long-term benefits na matatamasa ng lahat. Ayon kay Bautista, tuloy-tuloy ang kanyang suporta para sa malawakang paglulunsad ng naturang proyekto, kaya sa susunod na taon ay manghihingi ang DOTR para sa karagdagang budget para dito. Nagpaabot naman ang kanilang suporta at pasasalamat ang mga lokal na pamahalaan ng Batangas at Rizal. Lubos din ang suporta ng DPWH sa nasabing programa na nakatakdang makumpleto sa unang quarter ng taong 2024. Para sa kaunawaan sa Pilipinas, DCRH, ito si RH35, Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ligtas sa mga Pinoy mula sa nangyaring malakas na lindol sa Morocco. Yan ang pagsisiguro ng ambassador ng Pilipinas sa Morocco na si Leslie Baha. Ayon sa kanya, malaki ang posibilidad na nakalabas ng kanilang tirahan ang ating mga kababayan nang mangyari ang malakas na pagyanin. Narito ang report ni Pamela Adriano.
Halos 3,000 na ang bilang ng naitatalang nasawi mula sa naminsalang magnitude 6.8 na lindol sa Morocco. Mahigit 2,000 naman ang injured. Ayon sa United Nations, nasa 300,000 katao ang naapektuhan ng lindol. Ibinalita naman ng ating ambassador sa Morocco na si Leslie Baha na walang naitalang Pilipinong nasawi at lubhang naapektuhan ng lindol. Sa panayam kay Baha sa 2x2, sinabi nitong noong nangyayari ang malakas na pagyanig, mataas ang tsansang nakalabas ng kanilang mga tirahan ang mga Pilipino sa Morocco. Punang Diyos, wala pong naapektuhan in the sense na may nasugatan, may bahay na nasira. Mm-hmm. Lahat po kami halos, we felt the earthquake dito po sa Morocco. It was medyo mahaba po on that night. Mm-hmm. So ang karamihan po ng ating mga kababayan na nakatira sa mga building, nagsilabasan po sila ng kanilang mga bahay at nanatili sa labas habang naniniguro lang na wala na pong mga aftershocks na magaganap. Ayon kay Baha, nasa mahigit 4,000 mga Pilipino sa naturang bansa. Dagdag pa niya, agad na kinausap ng Philippine Embassy ang mga area coordinator para i-check ang kalagayan ng mga Pilipino pagkatapos ng lindol. Samantala, tumanggap na ng tulong ang Morocco mula sa Spain, United Kingdom, United Arab Emirates at Qatar. Pinag-aaralan naman ng Pilipinas ang pagpapadala ng humanitarian missions sa Morocco. Ang epicenter ng lindol ay naitala sa High Atlas Mountains, hindi malayo sa sikat na tourist at economic hub na Marrakesh, kung saan nasa 50 Pilipino ang nakatira. Ayon sa mga otoridad sa Morocco, ito na ang pinakamalakas na lindol na naminsala sa bansa sa loob ng mahigit isang siglo. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mapabata o matanda, hindi hadlang ang edad sa paggamit ng pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Age doesn't matter, lalo na sa walang senior citizen na ito mula Taguig City na nabigyan ng pagkilala at parangal matapos makapagtapos ng elementarya at junior high school. Ating bigyan ng pagbati ang lolo at lola sa report na ito. Kinilala at binigyang parangal ang walong Tagiganyong senior citizens noong 9 Setyembre sa Taguig City University Auditorium matapos makapagtapos ng elementary at junior high school. Sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS, ang walong senior citizen na ito kasabay ng 2,000 ALS graduates and completers ay nakatanggap ng Certificates of Completion. Ayon kay Lolo Cesar Londoño, isa sa mga nakapagtapos ng junior high school, isang karangalan na kahit senior na siya, siya pa rin ay nakapagtapos na. Ibinahagi naman ng 70 years old na si Lisa Cruz na ang kanyang pagtatapos ng elementarya ay isang pangarap na nakamit niya. Sina Lolo Liza at Lolo Cesar ay binigyan ng pagkilala at parangal kasama nila Lola Sharima Talusan mula sa Maharlika Integrated School, Lola Roselinda Barbolino mula sa Upper Bicutan Elementary School, Lola Marianita Seya mula sa Signal Village National High School, Lola Lubisminda Fajardo mula sa Tenement Elementary School, Lola Richie Rizcar mula sa Kapitan Jose Cardones Integrated School, at Lola Luzbiminda Zelda mula sa Multipurpose Hall, Barangay South Signal Village Community Learning Center. Sugaradong mapapangiti ka sa good news na ito. Nakasungkit kasi ng pangalawang parangal ang librong gawa ng mga Negrense sa IABC Asia Pacific. Dito ay pinakita sa libro ang iba't ibang pangyayari at karanasan ng Negros Occidental. Ngayon, alamin natin ang matatamis na detalye sa report ni Pamela Adriano. Pinarangalan ng International Association of Business Communicators o ng IABC Asia Pacific ang librong Sugar and Smiles, The Negrense Legacy Beyond 2020 nito lamang September 5 sa Bali, Indonesia. Nagwagi ang nasabing libro ng 2023 Silver Quill Awards of Excellence. Isinulat ang libro ng All Negrense Team noong November 2021 na pinungungunahan nila Conrado Jen Thomas, Jose Kilayco Montalvo III, Benjamin De Leon Torre, Maria Teresa Kebar Manalili at J. Albert Araneta Gamboa. Isa itong coffee table book na binibigyang pansin at pagpapahalaga ang iba't ibang milestone events ng probinsyang Negros Occidental tulad ng Mascara Festival, ang sugarcane industry ng lalawigan, Mount Canlaon eruptions at iba pa.
Unang nanalo ang Sugar and Smiles, the Negrens Legacy Beyond 2020 sa 2023 IABC World Conference. Dito, pinarangalan ang libro ng Gold Quill Award of Merit na ginanap sa Toronto, Canada noong June 6. Muling bumisita sa bansa ang K-pop boy group na TAN o To All Nations. Ang grupo nagpakitang gilas sa pag-awit ng OPM songs na Diwata at Gento sa kanilang pagbisita dito sa DZRH TV Studio. Ang exclusive interview ng ating showbiz angel, tutukan sa report na ito. Okay, isa is the 2, set! To All Nations! We are TAN! Yeah! Yeah! Muling nagpakilig ng Pinoy fans ang South Korean boy group na TAN o To All Nations. Sa kanilang ikalawang pagbisita sa bansa, pinatunayan ng mga itong humusay sila sa pagsasalita ng wikang Filipino mula sa pagpapakilala at pagbati. Ako po si Jejun ng TAN. Annyeong! Kamusta po? Ako po si Juan ng TAN. Hi guys! Ako po si Hyunyeom ng TAN. Mahal ko kayo. Ako po si Sonyeok ng TAN. Nice to meet you. Ako po si Taeyun, bogey sa TAN. Yeah! Ako po si Changseon, leader ng TAN. Ako po si Jisung ng TAN. Hanggang sa mga natutunang Filipino words and phrases. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. San ang CR? San ang CR? Yeah, san ang CR? Magandang po kayo. Thank you. Salamat po. Salamat. Salamat po. Salamat po. Mas maganda ka pa sa umaga. You guys, pogi. Ako pogi. Pogi. Shot puno. Shot puno. Shot puno. Shot puno. Pero bukod pa riyan ang 7-member boy group, may pa-sample agad na OPM song gaya ng kantang Diwata ni Sam Concepcion. Oh, Diwata, kay kanta, maiwakan, maikasakin, hulong ng langit. Gayon din ang SB19 hit song na Gento. Gento, Gento, dito basta-basta bingo, bingo, yeah. Maliban sa DZRH TV Studio, bumisita rin ang grupo sa radio stations ng Easy Rock, Yes The Best at Love Radio upang ipromote ang kanilang third mini-album na TAN Made I. Ilan sa mga kantang bumubuo rito ay Artificial Heart, Heartbeat at New Days. Sa mga isinagawa naman itong mall show sa Manila at isa sa Cagayan de Oro, all out ang suporta ng Filipino Sodas. Kaya naman ngayong sumapit ng Burr Months na itinuturing bilang pagsisimula ng Christmas season sa bansa, narito ang mga regalong na isihandog ng TAN sa kanilang mga tagahanga. I will give perfume. Perfume? Kailangan puri temata, kuhyang natin ng sa singgal harapin. Tuwing ginagamit po yung perfume para maalala niya ako. Yeah, Jejun is the present for Philippine Soda. Yes. 재준이가 여기 남는다고. 저는 현엽이 형이 이제 향수 뿌리면은 생각난다고 했으니까 저는 숟가락. Spoon for 지성. 밥 먹을 때마다 제 생각나요. 알아, 와일 꼬마카인 이시핀 야호. 알러지 반응이 없는 목걸이. 넥클레이스 나 no allergy. 순금. 뭔가 Gold? 이게 뭐 샤워할 때 목걸이는 잘 안 빼잖아요. Something like gold, you know? 지금 하고 계시는 착용하고 계신 목걸이 말씀. 심플한 더 심플한 거. More simpler. 계속 하고 다니는. Para palagi daily use po talaga ng mga Philippine sodas. Yeah. 네, 그 저는 정말 평생 잊지 못할 소중한 기억을 선물로 해드리고 싶습니다. I want to give to my Filipino soda the unforgettable moments. 저희가 무대를 할 때 신나게 같이 뛰어노는 그런 소중한 기억입니다. 그래서 나미 masaya na mga excited performance na ma-enjoy rin po ng mga Philippine sodas. 아, 네. 그리고 저희 노래 중에 Everyday Christmas라는 노래가 있어요. Actually we have a song Everyday Christmas. 그 노래를 직접 부르면서 퍼포먼스까지 보여주고 싶다. 그래서 나미 이 share 보 나 live performance in front of the Philippine sodas. 저는 저희 TAN을 드리고 싶습니다. We want to give TAN. Nag-debut ang TAN noong March 10, 2022 sa ilalim ng Tink Entertainment. Ang grupo unang nakilala sa MBC Survival Edition Show na Extreme Debut Wild Idol noong December 2021. Kung matatandaan, unang bumisita sa bansa ang TAN Nobyembre noong nakaraang taon bilang bahagi ng kanilang First World Tour. Sa huli, ito naman ang kanilang pangako oras na muling makabalik sa bansa.
For sure. 다음에 올 때는 더 많은 필리핀 곳곳을 저희가 갔으면 좋겠습니다. 그러니까 기대 많이 해주시면 좋을 것 같아요. 한국 나 위티 나만 한 마이터 사 그냥 필리핀 소다s. Can't pop it like tonight. I can't discard this feeling. 더 끝까지 차올라. 젖을 듯해. When I look in your eyes. Pero hindi dyan natatapos ang aming kwentuhan. Dahil ang grupo ibinahagi rin ang mga paboritong eksena sa pag-shoot ng Heartbeat music video. Ang kanilang dreams bukod sa pagiging K-pop idol. Gayun din ang kanilang mga paboritong Pinoy food. Lots of Jollibee, lechon, crispy pata, halo halo. I've heard of it actually. At may bonus pang this or that challenge. Hey, JS. Haji mo ba to? Lechon and crispy pata. Ang lahat ng yan, abangan sa Scene Zone. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Abang yung Showbiz Angel with TAA. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang mga senior citizen na nakapagtapos ng elementarya at junior high school. Siyempre, nagsilbing inspirasyon sila lolo at lola para sa mga kabataan at pati na rin sa matatanda na hindi nga naman hadlang ang edad para masungkit mo ang pangarap na makapagtapos dahil kahit anumang iyang edad, syempre parang kung ang goal mo talaga ay matuto, di ba? Parang kahit elementarya, junior high school o kolehiyo pa yan, huwag kayong mahiya dahil gawin nating inspirasyon sila lolo at lola na hindi talaga hadlang ang edad para makuha natin ang ating mga pangarap sa buhay. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa social media, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita niyo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Millie Borja, tandaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD. CD Argarin, mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang. Yeah, yeah.